Hi guys, welcome back to my channel. So this is Quiz Roel, and pasensya na po, hindi po ako nakapag-vlog today dahil maulan, tapos na sa sobrang pagod hindi ko na natapos yung vlog ko. Pero nag-start ako mag-vlog kanina, pero hindi lang natapos kasi gawa ng malakas talagang ulan, hindi ako makapag-video and gawa ng pagod na rin. So ngayon, gusto ko lang mag-react sa BIR na sabi doon na lahat yung mga online seller daw kailangan magpa-register, tapos yung mga dating yung mga nabaligyan na nila siguro, and or gawin natin short na lang. Yung mga online seller, magbabayad na ng tax nila. So, during this pandemic, kailangan ba talaga yan? So, para po sa akin, hindi po talaga agree. Para po sa sarili ko pong opinion, hindi po ako agree. Kasi, gawa ng maraming tao ang nawala ng trabaho, kumpanya na nagsara. So wala silang mapagkukunan ng iba pang income. So ginagawa nila, nag-online selling na lang sila. At least kahit konti yung magiging puhunan at saka yung makuha nila is makakadagdag yun sa pang-araw-araw nila. So bakit pa kukunan ng tax? Maraming kumpanya na hindi pa nila na-discover, hindi nagbabayad ng tax, di ba? So, bakit yung online business kailangan magbayad ng tax? Yung Changi, hindi makaparegister, hindi makapagbukas ng Changi. So, lahat na lang ba? Yung mga nasa baba, kailangan ba talaga yon? Parang lalong nahihirapan yung mga tao ngayon sa sarili ko pong opinion, sa sarili ko pong pagkakaintindi. Marami talagang nahihirapang mga tao, lalo na ngayon, pandemic, walang trabaho, tapos yung mga konting katiting lang nakita magbabayad pa sila ng tax. So, anong sana ang stisya? Hindi ko maintindihan talaga kung anong nangyayari ngayon sa mundo. Kung bakit ganito yung nagiging kahinatnan ng pandemic na ano kung ay nako, hindi ko talaga maintindihan guys. Konti lang yung nakukuha ng mga online seller doon, tapos kukunan pa ng tax. Pero nasa doon na below 250,000 in a year pababa, hindi ay exempted sa pagbabayad ng tax, ayon kay Roque, a spokesperson ng Malacañang. So, yun lang. Gusto ko lang kasi, i-share sa inyo yung feelings na konti lang yung kinikita nila, tapos magbabayad pa sila ng tax. Kasi dati na rin ako online seller. Konti lang talaga yung makukuha mong, yung kita mo, tapos kukunan pa ng tax. Wala namang justisya yun. So, yun lang. Bye-bye.